The National Book Development Board, or NBDB, is an attached agency of the Department of Education with the mandate to develop and support the Philippine book publishing industry. LitPub is a series of NBDB videos and discussions that celebrates literature and promotes best practices in publishing trade through discourse on issues, opportunities, and trends in literature, book publishing, and readership. This session is in partnership with BookBed, Lira, Linangan sa Imahen, Retorika, at ANIO, National Commission for Culture and the Arts, Panitikan.ph, and Prime Trade Asia Incorporated. To formally welcome you all, may I call on the NBDB Chair, Mr. Dante Francis Ang II. Thank you. Mr. Wilmore Pacay III, Mr. Eugene Soyosa, Ms. Casey Victoria, colleagues in public service, and stakeholders in the book publishing industry, good morning. On behalf of the National Book Development Board, welcome to today's event, Literary and Publishing Trade Conversations. We are delighted with the participation of authors, writers, artists, publishers, academicians, students, and fellow readers, including those watching the live stream on NBDB's Facebook page. Thank you for your time and support for this event and the book publishing industry. NBDB, in partnership with Prime Trade Asia Incorporated, is holding the Literary and Publishing Trade Conversations, or LitPub, in conjunction with the Manila International Book Fair online this year. We have done so because activities such as this help create conditions conducive for the development and production of books and promote reader well-being, which is the mandate of Republic Act 8047. As you know, that is the Book Publishing Industry Development Act, which created NBDB. LitPub is a series of NBDB videos and discussions that celebrates literature and promotes best practices in the publishing trade through discourse on issues, opportunities, and trends in literature, book publishing, and readership. From the numerous panel submissions of our stakeholders to the LitPub conversations, NBDB selected 10 panels to be featured this year. The clustered panels are the following: podcast and poetry audio video, young adult and children's literature, special topics about language, humor, and death, and a guide to self-publishing, tips on editing and proofreading, and conversations about book communities. First, we would like to put on spotlight digital books, as this format has become more accessible in recent years, especially now that we are still under community quarantine. Based on the data processed by NBDB from the raw information from the National Library of the Philippines, the share of e-books, the total number of books produced by Philippine publishers, significantly increased from 3% in 2010 to 25% in 2015. NBDB also estimates that the share of e-books will be from 27% to 31% in 2019. Based also on the last readership survey conducted by NBDB, 23.98% of e-book readers are children and 11.83% are adults. Those figures have been growing and was negligible in 2007. The same survey also reported that in 2017, 15.08% of children have listened to audiobooks outside of their schoolwork. We expect that this percentage of audiobook listeners increased further in 2018, a trend that likely continued up to the present and will probably continue beyond. Secondly, we would also like to highlight young adults and children's literature. Among the genres that are popular with both children and adults, picture books and storybooks for children and short stories for children consistently rank in the top three favorite genres. Thirdly, we would like to highlight special topics on language, humor, and death with respect to our current health situation. With a daily rise of death cases because of COVID-19, there is a need to talk about death as it is depicted in literature and elsewhere. Also, we have always used humor as a vehicle in coping with stressful situation, and more importantly, in remunerating and understanding issues in social, political, and economic spheres, especially those that have been exacerbated by the COVID-19 pandemic. Finally, the cluster of panels revolves around the publishing trade.
This includes a guide to self-publishing, tips on editing and proofreading, and conversations about book communities. We have to focus on professional development in publishing to increase the publishing industry's capability to produce more quality books. As you have seen from the slides, the number of ISBNs issued by the National Library of the Philippines from January to August 2020 fell to its lowest level, to 2,066 from the previous 6,666 in 2019. It may be reasonable to expect that the 6.19 billion peso book publishing industry will be negatively affected this year, although we do not yet have the current data on this. Regardless, we remain committed to help improve the country's capability in producing high quality books, even in difficult times. NBDB will continue to offer capacity building activities to support our stakeholders, including those in this literary and publishing seminar. Today, we will hear from esteemed literary professionals who will share their expertise and knowledge. We are honored to have the founders and hosts of the Lit Junction podcast, Messrs. Pakay and Soyosa and Ms. Victoria. So let me conclude here so that the program can get underway. NBDB wishes you all a productive day. Thank you. Hello. Stay tuned as the literary and publishing trade conversations will start in 10 minutes. We would like to thank our simulcast partners, BookBed, Linangan sa Imahen, Retorica at Anyo o Lira, National Commission for Culture and the Arts or NCCA, Panitikan.ph, and Prime Trade Asia Incorporated. For our Zoom participants, kindly choose a conducive learning environment. As much as possible, avoid unnecessary background noise. Mute your mic at all times. Use the chat box for questions and other session-related concerns. Kindly send your questions through the chat box and the moderator will be the one to raise them to the speakers during the Q&A portion. This session will also be live streamed via Facebook page, so kindly feel free to use the comment section below for our Facebook viewers. For more information and updates about the NBDB's programs, visit our website booksphilippines.gov.ph and our social media accounts nbdb.phil on Facebook, Books Philippines on YouTube, and nbdb_phil on Twitter and Instagram.
Good morning. Hello. Sorry for the technical difficulties. But hello, welcome to the National Book Development Board's Literary and Publishing Trade Conversation. The National Book Development Board, or NBDB, is an attached agency of the Department of Education with the mandate to develop and support the Philippine book publishing industry. LitPub is a series of NBDB videos and discussions that celebrates literature and promotes best practices in publishing trade through discourse on issues, opportunities, and trends in literature, book publishing, and readership. This session is in partnership with BookBed, Lira, Linangan sa Imahen, Retorica, at ANYO, National Commission for Culture and the Arts, Panitikan.ph, and Prime Trade Asia Incorporated. To formally welcome you all, may I call on the NBDB Chair, Mr. Dante Francis Ang II. Thank you. Mr. Dante Francis Ang. Thank you. Mr. Wilmore Pacay III, Mr. Eugene Soyosa, Ms. Casey Victoria, colleagues in public service, and stakeholders in the book publishing industry, good morning. On behalf of the National Book Development Board, welcome to today's event, Literary and Publishing Trade Conversations. We are delighted with the participation of authors, writers, artists, publishers, academicians, students, and fellow readers, including those watching the live stream on NBDB's Facebook page. Thank you for your time and support for this event and the book publishing industry. NBDB, in partnership with Prime Trade Asia Incorporated, is holding the Literary and Publishing Trade Conversations, or LitPub, in conjunction with the Manila International Book Fair online this year. We have done so because activities such as this help create conditions conducive for the development and production of books and promote reader well-being, which is the mandate of Republic Act 8047. As you know, that is the Book Publishing Industry Development Act, which created NBDB. LitPub is a series of NBDB videos and discussions that celebrates literature and promotes best practices in the publishing trade through discourse on issues, opportunities, and trends in literature, book publishing, and readership. From the numerous panel submissions of our stakeholders to the LitPub conversations, NBDB selected 10 panels to be featured this year. The clustered panels are the following: podcast and poetry audio video, young adult and children's literature, special topics about language, humor, and death, and a guide to self-publishing, tips on editing and proofreading, and conversations about book communities. First, we would like to put on spotlight digital books as this format has become more accessible in recent years, especially now that we are still under community quarantine. Based on the data processed by NBDB from the raw information from the National Library of the Philippines, the share of e-books, the total number of books produced by Philippine publishers, significantly increased from 3% in 2010 to 25% in 2015. NBDB also estimates that the share of e-books will be from 27% to 31% in 2019. Based also on the last readership survey conducted by NBDB, 23.98% of e-book readers are children and 11.83% are adults. Those figures have been growing and was negligible in 2007. The same survey also reported that in 2017, 15.08% of children have listened to audiobooks outside of their schoolwork. We expect that this percentage of audiobook listeners increased further in 2018, a trend that likely continued up to the present and will probably continue beyond. Secondly, we would also like to highlight young adults and children's literature. Among the genres that are popular with both children and adults, picture books and storybooks for children and short stories for children consistently rank in the top three favorite genres. Thirdly, we would like to highlight special topics on language, humor, and death with respect to our current health situation. With a daily rise of death cases because of COVID-19, there is a need to talk about death as it is depicted in literature,
and elsewhere. Also, we have always used humor as a vehicle in coping with stressful situations, and more importantly, in remunerating and understanding issues in social, political, and economic spheres, especially those that have been exacerbated by the COVID-19 pandemic. Finally, the cluster of panels revolves around the publishing trade. This includes a guide to self-publishing, tips on editing and proofreading, and conversations about book communities. We have to focus on professional development in publishing to increase the publishing industry's capability to produce more quality books. As you have seen from the slides, the number of ISBNs issued by the National Library of the Philippines from January to August 2020 fell to its lowest level, to 2,066 from the previous 6,666 in 2019. It may be reasonable to expect that the 6.19 billion peso book publishing industry will be negatively affected this year, although we do not yet have the current data on this. Regardless, we remain committed to help improve the country's capability in producing high-quality books, even in difficult times. NBDB will continue to offer capacity-building activities to support our stakeholders, including those in this literary and publishing seminar. Today, we will hear from esteemed literary professionals who will share their expertise and knowledge. We are honored to have the founders and host of the Lit Junction podcast, Messrs. Pakay and Soyosa, and Ms. Victoria. So let me conclude here so that the program could get underway. NBDB wishes you all a productive day. Thank you. A wonderful opening lesson. Okay. Hello again. So I'll take over the floor. So thank you, our Honorable Chairman, for that wonderful opening message. So before we officially start this discussion, we would just like to lay down some house rules. For our participants, kindly choose a conducive learning environment. As much as possible, avoid unnecessary background noise. Mute your mic at all times. Kindly send your questions through the chat box, and the moderator will be the one to raise them to the speakers during the Q&A portion. This session will also be live streamed via Facebook pages, so kindly feel free to use the comment section below for our Facebook viewers. After the end of this session, kindly fill out the evaluation form that we will email you. For our first episode of this literary conversation, we have with us Sir Wilmer Pakay III, who has a degree in education from the Philippine Normal University, Manila. He is presently a student of the graduate program in journalism of the ASEAN Institute of Journalism and Communication. He was an editor of Diwa Asia Publishing and Quipper Philippines, and has written literary works for Liwayway, the Sunday Times Magazine of the Manila Times, and the Philippine Panorama Magazine of the Manila Bulletin, and Squeeze.ph, where he presently serves as editor-in-chief. Sir Wilmore was also part of Eros Atalia Fiction Writing Clinic, Batch 2, the first PUP multi-genre national writers workshop of the PUP Creative Writing Center, UST National Writers Workshop of the UST Center for Creative Writing and Literary Studies, and the UP
DFPB's Palihang Rogelio Sicat, Batch 11. He is Sir Wilmer Pacay, co-produces the episodes, scripts, and other writing requirements of Lip Junction Podcast. As his day job, he is tenured arts and science faculty member of an international school in Bonifacio Global City, Taguig. Our second speaker, Eugene Sayosa, has a degree in economics from Ateneo de Manila University. He was part of ERA's Atalia Fiction Writing Clinic Batch 2, the first PUP Multigenre National Writers Workshop, 16th Ateneo National Writers Workshop. He is also incumbent chairperson of Cataga Manila South, a chapter of Cataga Samahan ng mga Manunulat sa Pilipinas. His short story in Filipino, Gina, published in Baclaran Anthology, won first prize in the Don Carlos Palanca Memoria Awards for Literature in 2018. Sir Eugene reads, hosts, and edits all the episodes of the reading and guesting series in Lit Junction Podcast, where he is also the co-founder of the podcast. As his day job, he is a government employee for a national agency located in Quezon City. For our moderator for today, Ms. Crystal Claire Victoria, she has a degree in biology from Polytechnic University of the Philippines in Santa Mesa, Manila. She was part of the ERA's Atalia Fiction Writing Clinic Batch 2. And her flash fiction essay in Filipino has appeared in the pages of the Saan Man Anthology, edited by Stephanie Alvarez and published by Page Jump Media and Squeeze.ph. Ms. Victoria has founded Escaping Chaos Productions and serves as the producer and co-host of Lit Junction Podcast. She also manages the podcast art and technical requirements, and as her day job, she works for a private life sciences supply company. So, may we play the video discussion of our panel. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Eugene Sayosa, proponent at panelist ng Sining ng Pakikinig, ang podcast bilang tahanan ng panitikan. Isa pa akong government employee, writer, at host at editor ng Lit Junction, isang Philippine literature podcast. Kasama po namin dito si Wilmore bilang co-proponent at panelist. Magandang araw, Eugene. Ako po si Wilmore Paki III, guro, editor, at manunulat sa Filipino. Bahagi rin po ako ng Lit Junction Podcast bilang writer at associate producer. Kasama rin namin dito sa panel si Casey, ang aming moderator. Salamat, Wilmore. Ako po si Casey Victoria, co-host at producer ng Lit Junction Podcast. Nagsusulat din po ako sa Filipino ng mga sanaysay at making kwento. Isa po akong employee ng Sun Life Sciences Private Company. Samahan niyo po kami ngayong araw para sa isang pagtalakay tungkol sa panitikan at podcasting. Ayun, Eugene, magandang araw. Mari mo ba kaming bigyan ng konting background sa discussion natin ngayong araw? Isa sa mga popular na content producers online environment, maging sa offline content channels ng podcast. Podcasting, ang akto ng pagsasagawa at paglalabas ng podcast contents mula sa content producers na tinatawag na podcasters. Iba-iba ang paksa sa podcast. Nandiyan ang humor, may politics, lifestyle, horror, entertainment, fashion, food, at syempre yung literature nandiyan din. At yan natatalakay natin ngayon. So, paano naman nalilikha ang mga content sa podcast, Wilmore? Sa akin, para din siyang vlog sa mga free site, vlog sa YouTube, at iba pang content applications para sa mga content creator. Kadalasan, independently produced ang mga ito gamit ang ilang mga software at equipment, microphone, headset, at yung mismong vessel ng content. Marami yan. Isa sa mga pinaka-popular gamitin ngayon at libre yung Stitcher, Anchor,
Then, yung mga ito na, yung nagdi-distribute ng uploaded content sa, for example, Spotify or Apple Podcasts. Madalas kong narinig yung Anchor FM sa mga podcaster. Maaari ba tayong magbalik tanaw sa kasaysayan ng podcast? Paano ito nagiging iba sa traditional broadcast practice and mechanism? At paano ito kinukonsume ng audience, Eugene? Hindi naman talaga kasaysayan kasi batang-bata pang podcasting bilang isang gawain o genre. Hindi lang sa Pilipinas kundi sa ibang bansa kung saan ito mas kinikilalang nagsimula at iba na rin yung tunguhin, estilo at treatment sa kanila. Siguro masasabi kong mas advanced sila kasi dito mas magandang tingnan bilang tipak-tipak na backgrounder na factual pa rin ang inilalahad sa atin. Una, highly dependent ang podcast sa internet na siyang instrumento sa uploading ng content nito. Mula ito sa salitang iPod at broadcast na pinagsama. Siguro around year 2000s, nagsimula ang podcasting attributed sa effort ng dalawang Amerikano, sina Adam Curry at Dave Weiner. At tulad ng karamihan sa mga bagong uso, hindi naman ito agad na tinanggap ng publiko. It took until 2004 para maging popular sa publiko sa Amerika ang podcasting. May tradisyon itong humahango sa practice and principle ng journalism o tapas ng traditional mass media production, pero mas feature sa magazine type ang tinutungo nito. Ayon sa isang Amerikanong journalist na si Christopher Lydon ng The New York Times, nagsimula lamang bilang eksperimento yung podcast na naging popular dahil sa mas mababa o niwala itong production cost. Freely determined ang contents noon na based ideas ng podcasters. Interesting historical facts, no? Pero paano kaya siya naging popular sa mga panahon yun? Panahon natin to, Casey, late high school o early college days siguro natin. At syempre, isa sa mga popular na platform at tech corporation noon, yung Yahoo, isa sila sa mga nag-popularize ng podcasting. Although hininto nila yon noong 2007. So dito, makikita mo, mga media personality, print journalists, radio anchors, and DJs, ang ilan noon, ilan lang na celebrities ang gumagawa nito. Pero yun, hindi tulad ngayon na basically anyone who's into it kaya nang gumawa ng podcast. Nitong June 2020 nga, ang Verizon Media ng Yahoo ay nagkaroon ng collaboration sa Giampo Foundation para sa stories. Sabi sa squeeze.ph, yung stories sa itong global podcast dedicated to featuring children's stories narrated by a renowned cast of leading actors and influencers dito, yung 14 na kwentong pambatang binabasa ng mga sikat na personalities ay bunga ng isang writing contest. At ang kikitain mula rito, gagamitin nila bilang bahagi ng COVID-19 relief sa isang mission sa Africa. So kaya parang may pagbalik sa popularity at sa angulo ng support and funding ng podcasts na back ng corporate media organizations. So ganito yung nangyayari sa mainstream podcasts ngayon. So kapag sinabi bang podcast, strictly audio lang? Okay, so podcast is primarily audio. Aided by some visuals and graphics, pero mas nag-utilize ito sa sound or effects or kung mas technical term, sound engineering. Pero yung iba rito, hinahaluan na rin ng video, parang webcast na rin kasi other podcasts are also available on YouTube, Facebook Premiere, etc. So para siyang, pero hindi siya katulad ng webcast na kasi ibang usapin pag may video component. So it's basically audio, intended talaga siya for listeners and their listening experiences. So saan ito pwedeng pakinggan? Sa halos lahat na ng free streaming sites ngayon na pwede na siyang mapakinggan, gaya ng Spotify, Apple, Google Podcasts, sa Stitcher, and Anchor mismo kung saan-saan pa. Sa characteristics, it's more spontaneous, unstructured, and less restricted yung podcast. You can basically identify your content, manage your narration, and craft your branding. Kahit na mag-isa ka lang, pwedeng-pwede mo ito gawin with less production requirements. Nasa simulain at kasaysayan at maging anyo ng broadcasting in general naman yung podcasting. So radio broadcasting ang pinakamalapit dito dahil syempre audio kasi yung means nito. Kaiba sa radio na gumagamit ng radio frequencies, streaming applications na usually free naman to use yung sa podcast. Hindi tulad ng radio na merong station, no? Meron silang istasyon, more of internet dependent yung podcasting. Dahil free ito at downloadable for offline listening. So yun talaga mainly yung pinagkaiba niya, no? So pwede mo siyang basta i-download and listen at your own time and pace. Ako, nagsimula akong makinig ng mga podcast nung dahil sa traffic na nararanasan ko from Cubao and back. Una, napapakinggan ko yung mga podcast from galing sa ibang bansa, and then
eventually, na-discover ko yung mga locally produced podcast. Can you elaborate on the situation of podcasting here in the Philippines? Actually, parehas tayo kasi mga podcast din sa Ingles at galing sa ibang bansa ang mga una kong napakinggan. Like yung The Paris Review podcast. So, bagong-bago ito noong 2017. Gustong-gusto ko yun, no? At pinapakinggan. Pero batang-bata pa talagang podcasting sa Pilipinas eh. Kaya hindi rin siya ganun kasikat kumpara sa popularity and reach ng mga vlogs sa YouTube or Facebook ngayon, no? Na sikat na sikat. At wala ko masyadong napakinggan sa Pilipinas noon. Pero nung nag-research ako, tinignan ko, karamihan sa mga nagsimulang podcast ay mga media personalities din, no? Galing sa mga media personalities tulad ni DJ Mo Twister, na merong na Good Times with Mo dati, no? Around mga 2011 noon, nung start ako makinig doon, paminsan-minsan. Nagsimula originally as radio show siya, no? And eventually, nagiging podcast, in-upload siya as podcast. So, eto si Wilmore, baka may mga alam siya tungkol dito sa Pilipinas bilang Filipino in journalism naman yung field niya bilang educator. Para sa graduate class ko sa online journalism kay Ms. Rowena Paraan ng ABS-CBN, na-interview ko minsan si Ms. Janice Ann Eliao, journalist ng bulatlat.com. Isa sa mga pioneer alternative online media site yung bulatlat.com. Doon, nabanggit niya as early as 2009, may mga webcast na yung bulatlat para sa kanilang multimedia reporting efforts. Pero nahinto din pansamantala at webcast nga ito. Ngayong taon, nung nagka-pandemya, bumalik ito at media podcast ito ng bulatlat na nahati sa dalawang segment, yung Huntahan at Bulatlatan. Gusto kong pansinin na iba yung proseso ng bulatlat dito. Una, yung mga video interviews ang meron sila and then gine-generate ang audio para i-upload for podcast streaming like sa Spotify. May personal podcast din si Ms. Janice, ang Mema with Ja or Media Matters with Ja. Tungkol naman ito sa media literacy. Pero ang una ko talagang napakinggan podcast sa Pilipinas ay yung Pakinggan Pilipinas, produced and hosted by Elis Punsalan sa Spotify noong 2019. Isang araw na ang hinahina ng internet sa Baguio. Doon napakinggan ko yung mga binabasang kwento sa Ingles at Filipino gaya ng mga akda ni na Liza Victoria, Dean Francis Alfar, Angela La Cuesta, Carl Javier, Luis Katikbak at marami pang iba. Noon yan. At sa ngayon, ano pang meron at paano naman? Actually, marami, Casey. Sobrang daming podcast sa pagpipilian mo sa ngayon. Yung pagbabasa halimbawa ng mga akda ng manunulat sa Filipino ng mga personality o influencer, nasa Pilipinas din yan eh. Yung Dalinya-Linya Show, meron silang Tula Somebody, bago nilang segment na nagbabasa ng mga tula ng mga manunulat sa Filipino. Una nilang binasa dyan yung tula ni Pete Lacaba, si Balakid yung nagbasa. Pero hindi nila ito unang content sa Panitikan. Dati na silang nagbabasa at tumatalakay ng mga paksa tungkol sa Panitikan. At una lang ito para sa Tula Somebody. Yung Linya-Linya, ginagawa nila ito to address yung gap sa literary content distribution. Mahalaga rin banggitin dito yung Puma Podcast na siyang pioneer at nangungunang podcast sa Pilipinas at maging sa Southeast Asia. Founder nito si Sir Robby Alampay, isang veteran print and broadcast journalist. Paano siya naiiba sa relatively mas popular na concept at practice ng vlogging? Nagbabago talaga ang panahon at ang response ng tao sa iba't ibang media forms, pati na rin ang behavior nila sa consumption ng content at utilization ng applications. Dati, halos lahat din ng media personality may blog, sulat. Then mas popular at dahil sa YouTube at Facebook, may monetization features. At dahil nakatutuwang mas nakikita mo, hindi lamang still images, kundi mukha, lugar, naririnig mo, pumapasok si video blog o vlogs. Mas direct, mas maingay, mas attention seeker ang vlogs para sa akin. Iba yung focus ng vlog eh, lifestyle at pagbubukas ng sarili at ng mga personal na dana sa madla. Samantalang, mas personal na pagpuproseso ng ideya ang podcast. Kaya nga dito, mas nakabubuo ng somehow community of intellectual discourse and engagement yung ilang podcast shows. Can you expound on that seemingly gradual change in terms of trend and practice in media? Contrary to some claims, print is not and I think will never be dead. Just the same with traditional broadcast channels. Pero may immediacy at noise ng characteristics ng multimedia tools ng social media platform. So masabog,
mas nauna pang pumutok sa Twitter at viral sa Facebook kaysa kinagawi ang breaking news sa broadcast o hottest headline sa print. Kahit ang world news, tila sobrang lapit sa atin dahil sa worldwide trends. Dahil dito, nakapagdudulot ito ng isang hindi mapipigil na toxic na disinformation, misinformation, fake news, and even just social media noise na dala ng information overload. Sa isa sa mga pinakabagong podcast series ng Puma Podcast, ang Teka Teka, kung saan isa sa mga host ang veteran journalist na si Ms. Inday Espina-Varona, sinabi niyang maaaring maging medium of reflective thinking ang podcast. On social media, the noise can get really loud. Podcasts allow you to be alone, only with the person talking to you. It allows you to hear yourself think, Ania. Base sa pahayag na ito, masasabing nagiging daan ang podcast upang maging isang medium ng mas intimate, mas personal, mas conscious na pagdedesisyon in terms of determination and consumption ng mga online contents. Ikaw naman, Eugene, ano yung mga napakinggan mong podcast dito na sariling atin? Ako kasi, yung una ko napakinggan yung Wake Up with Jim and Sab na sa mga nasa top charts din ata siya ngayon ng Spotify. Marami dyan. Maganda yung Matters of Fact, ENC podcast hosted by Christian Esguerra. At syempre, yung number one podcast ngayon sa charts ng Spotify, yung Sleeping Pill with Inka ng Cutprint Productions. Isa itong ASMR podcast. Itong 2020, nagsimula yan, no? Pero grabe at humataw talaga sila. At number one sila hanggang ngayon. Ilang weeks na rin yata o months, kung di ako kakamali. At syempre, kasama siya doon very recently sa Spotify exclusive contents kung nababalitaan natin. So, hindi lahat ng podcast nasa popular streaming applications. So, iba naman na webcast or web-based podcast gaya ng Venus in Orbit, created by spoken word artist and radio host ng Bigkas Pilipinas, no, on Jam 88.3 na si Cookie Tuaso. Na maraming shows and segments kasama ng iba pang mga kababaihan for Girl Talk and everything in between. Nabingkit na ni Wilmore kanina yung Pakinggan Pilipinas. Pero nandyan din yung mga teorya ng pagkahulog, no? Isa sa mga personal kong paborito ng professor and fictionist na si Edgar Samar. Itong 2020 din nag-start yan eh. Pero pasok na rin yung kagad dun sa Spotify podcast charts. Ang Inquirer, in partnership with Puma Podcast and hosted by seasoned writer and editor na si Ruel De Vera, meron silang super random para sa nostalgia naman ng Pinoy culture no 80s. Sa Puma Podcast, ang lupit ng Tokhang sa Tokhang series na tila ito isang documentary, news and current events, analysis podcast siya, and hosted naman by Robbie Alampay. Meron din mga university-based radio, ang karamihan sa mga colleges and universities ngayon, pero kung di ako nagkakamali, ang unang creative writing center na may literary podcast ay yung UST, no? Yung UST Center for Creative Writing Literary Studies, hosted by writer and resident fellow na si Jose Mojica. So meron silang tinatawag nilang Ustinig. Tapos yung Ustinig, meron nitong dalawang segments. No? Yung reading text, kung saan nagbabasa sila ng akda ng guest nila, ng writer, at yung discussions matter, kung saan naman nagkikwentuhan sila tungkol sa panitikan, pagsulat, and everything in between. So kung titingnan, base sa Spotify podcast charts, marami sa mga podcast ang naroon gaya ng horror, marami dyan na erotika, may literature, syempre. At specific like mythology, meron dyan mga poetry reading podcasts, ASMR, sleeping pills, no? Yung mga tinutulungan yung mga tao magpaantok, inspirational, biblical, at syempre mga political din. Para naman sa mga hindi pa nakakapakinig, Eugene, kasi isa rin to sa mga binanggit mo kanina na isa sa mga bagong podcast. So, ano naman itong Lit Junction podcast? Okay, so Lit Junction, short ito for Literary Junction. At gaya ng sinabi ko sa simula, isa itong Philippine Literature Podcast sa ilalim ng Escaping Chaos Productions. At itong Lit Junction, meron itong dalawang segment. Yung una, yung pagbabasa at usapan sa pamamagitan ng kwentuhan ng mga akda sa Filipino. Lokal na wika man o English, binabasa rin dito, pero basta gawa ng mga Pilipinong manunulat. At yung isa naman ay yung mga guest writers, critics, editors, readers, publishers, teachers, students, parent, literary advocate, o kahit sinong may interest sa panitikan at may mga kaugnay nitong paksa.
So bago lang din ito, nitong 2020 lang siya initially bilang na response sa pandemic at upang makatulong sa mga mag-aaral na gustong makabasa ng panitikan sa panahon natin ngayon ng pandemya. At syempre, for distance or remote learning na rin, no, na siya pa rin nating set up sa kasalukuyan. Bakit initially response sa pandemic at aid sa students? What happened along the way? So, hindi naman ito nire-replace yung tradition ng literary and creative writing sa classroom o workshops or master classes. At hindi rin naman talaga ito intended na sobrang academic ng tone, no, dun sa discussions per episode. More of exploration talaga ito kung ano ang pwedeng pag-usapan ukol sa panitikan at buhay in general. At para sa pilot episode nung Lit Junction, halimbawa, lumabas ito nung June, Pride Month nun kasi, no, at binasa at pinag-usapan sa Lit Junction yung maikling kwentong Lorenzo ni Chuck Berry Pascual ng UST. So yung Lorenzo, isa yung coming out story na umaayon sa isang napapanahong pagdiriwang. Why Philippine literature? So ayun, no? Alam mo kasi, feeling ko napakalaki ng task ngayon to document, digitize, and preserve, no, yung panitikang sariling atin. At sa Lit Junction, nagsimula tayo sa contemporary at hindi sa classics. Kasi siguro kasi ito yung kaya nating simulan at somehow i-present at i-offer sa audience given yung ating limited time outside our day jobs and sa resources that we can maximize for now. And so, much has been said, no? Though much has yet to be done para suportahan ang iba't ibang anyo ng panitikan sa iba't ibang paraan, lampas sa akademya at sirkulo ng panitikan. Pero siguro yung pinakamahalaga, yung advocacy no, natin to produce contents na may kapit sa readers and listeners. Don't take me wrong here, pero kasi listening to podcasts and reading texts, I think is there are still two different matters, no, altogether. So this is not a replacement or alternative, kundi siguro, kumbaga, breathing option siguro siya, no, yung podcasting mula dun sa traditional na reading ng panitikan. So I believe this is a form na iba, naiiba, which also brings a different kind of experience, no? Hindi ito magkalaban, no, o kontra dun sa mga traditional forms of literature. At aminado naman tayo na syempre, iba pa rin talaga yung pagbabasa, yung talagang ordinary, yung normal na nakagawi ang pagbabasa. Pero yung pagbasa mo, for example, dun sa isa sa mga finiture na akda sa Lit Junction, yung Filiman Mamon, yung Christine Belen, bilang kwentong pambata, yung pagkakanood mo rin bilang dula, o yung mga nakapanood nito as munting pelikula, magkakaiba yan eh. Tsaka yung iba-iba yung mga experience na yung mga mararanasan mo. At bilang podcast, iba rin siya, no? Nag-iiba rin siya bilang material na nasa podcast form. Pero sabi kanina, Literary Junction. Why Lit Junction? What's with that podcast name? Ako na yung sasagot niyan, Casey. Tulad ng sabi ko kanina, nabuo ito sa panahon ng pandemya at kakabit ng pandemya ang kaba, gulo, ingay, kawalang katiyakan ng mga bagay-bagay. Until now, noong itinatatag natin bilang magkakaibigan sa panulat ang Lit Junction, hindi naman naging madali ang pagpapangalan. Naisip ko yung Lit Junction after ng napakarami nating suggestions at sinangayunan nyo naman ni Eugene ang biglaan lang din. Pero junction ang operative term dito, meeting point, crossroads, stopover. Kaya nga ang linya ni Eugene, podcasting for your literary stopover every Sunday night. Why and how is it considered a form of audio publishing or audio publication? Ito kasing non-traditional means, Casey, ng transforming of a piece from one form to another. Once ang isang material ay nag-take ng new form, nagbabago ang quality, ang characteristics, at ang paraan kung paano natin tignan ang isang bagay dahil sa bagong anyong inihahapag dito sa atin. Nauna rito ang audiobooks bilang earlier version ng audio publishing, pero sa audiobooks, literal na binabasa o isinasalin lamang ang akda na mula sa print patungo sa audio. Mahalagang pansinin na pagdating sa podcast, distinguishing feature nito ang conversations ng mga podcaster at ang lahat ng kakabit nitong higit pa sa pagbasa. Maaari ding diretso sa podcast ang isang literary content na gustong likhain. Sa Lit Junction, halimbawa, ang mga previously published literary works ang binabasa at pinag-uusapan natin, at least for now. Nasa yung espasyo ng panitikan sa platform na ito? Nasa halos lahat. Kasi pag tumingin ka sa mga podcast categories, may mga subcategories doon na nagtatampok ng mga tekstong pampanitikan
na mahalaga sa mga episode kahit na hindi naman mainly literary podcast yung show na yon. At sa ganung gana, nadidigitize and nadadala yung panitikan sa isang mas makabagong platform. No? Balikan natin, halimbawa, noong 2006, may grupo ng mga unpublished science fiction writers na tinangkang ilagay sa isang audio form yung kanilang mga sulatin, no? Sa loob ng mga around 30 to 45 minutes ng libre, libre yung mapapakinggan. At isang taon makatapos nito, 2007 noon, ininathala na ng St. Martin Press and Seventh Son ni Hutchin. So dito, mula naman sa audio form, sa podcast, inilathala, no? Inimprenta siya in print form or book form. At sa siguro sa panahon na rin ng pag-uusad ng teknolohiya and more importantly, sa panahon ng new normal or meron tayong overflow or lack of options. Mahalagang tingnan dito yung space na ibinibigay ng podcasters, ng podcast, sa mga podcasters or creators na tingnan at suriin ng mga paksa batay sa pananaw ng mga pangkaraniwang tao at siguro mula dito lumabas o umugnay ang kanilang mga karanasan. No? So, ganito rin tayo or kami sa Lit Junction kung saan ang experience ko bilang economist na hindi naman talaga ako full-time writer, no? At ang mga kasamahan ko bilang isang teacher at life sciences professional na ilalapat yung karanasan na yon sa isang interes na namin na yung yun ng panitikan, pagsulat at yung sining na rin in general. Sa klasiba, lalo na ngayong may new normal, nagagamit itong podcast para sa pagpapalalim ng analit sa panitikan. So, sa isang panayam namin kay Eric Marco Ramos, no, bago itong lecture na to, so isa siyang PhD student sa Indiana University of Pennsylvania at Fulbright Scholar din dun sa Foreign Student Program 2020. Ang sabi niya, yung Philippine podcast ay mas chatcast, no? O yung sumusunod sa anyo ng radio talk show. At para sa kanya, magagamit ito bilang isang magandang forma ng assessment na relatively bago pa at hindi pa masyadong nagagamit tsaka na-explore. At magandang explore nga din daw yung podcast bilang isang supplementary instructional tool. Kasi lumalawak yung access dun sa content na nasa podcast kumpara sa radyo. Tapos sabi rin niya, tinitingnan niya bilang exciting, no, yung aspeto ng podcast upang buksan yung platform na to sa mga taong may accessibility issue. Isang private school teacher sa English, si Andrew Clete, sinama niya sa kanyang module bilang supplementary activities yung Lit Junction podcast at yung anong kwento natin ni Edgar Summer and Glenn Diaz, no, mga podcast na nabanggit ko kanina. At si Ruby Ana Bernardo naman, isang public school teacher sa grade 10, ginamit na rin ngayon sa distance learning ang mode, no, para makapakinig yung mga estudyante niya ng mga panitikan gamit yung Spotify and Google Podcast. No? So, sa ganito aspeto, bago siya at magandang i-explore. So, sining ng pakikinig at tahanan ng panitikan, ano ito? Kung babalikan natin yung number one podcast sa Spotify charts ngayon, yung Sleeping Pill with Enka, tandaan natin isa itong ASMR podcast. Pero sa lahat ng mga episode nito, kahit sa trailer nun, may mga pagbasa ng mga pampanitikang dayuhan at kahit mga panitikang gawa ng Pilipino. Nagbukas yung podcast na yun sa isang tula na sinulat ni Pablo Neruda. Yung ilan sa mga binabasa doon, mga submission ng listeners niya at hindi lang mga traditional na tula at kwento. Meron din mga binabasang verses, narrative notes, excerpts, lahat yung binabasa ng hosts. Tumutugon din siya sa request kung saan may pagbabasa ng Bible story para sa Sunday school. At nakakatawang may ganitong espasyo sa isang podcast sa sa Spotify, no, sa ganitong platform. Isa rin halimbawa, si Edgar Summer, din nga sa mga teori ng pagkahulog, more of mga craft discussions behind the pen, no, yung kanyang mga binabasa doon or yung mga focus niya mula dun sa mga librong nasulat niya or yung mga akda ng mga manunulat na binabasa niya. Yun ang mga memawidya na binanggit kanina. Media literacy podcast naman yun, pero may pagsasama ng panitikan din sa iisang misyon. At yun nga yung pagtuklas sa katotohanan. Yung Ustini, na nabingkit din kanina, nagbibigay ng espasyo yun sa mismong mga manunulat na basahin yung sarili nila mga akda o akda ng ibang manunulat na napili nila sa kanilang reading text segment.
limited yung oras natin, no? Pero I could go on and on sa kung paanong lahat ng ito ay dudulo sa podcast bilang tahanan ng panitikan na kinoconsume natin using our orality or yung audio experience at syempre, our preferences. Ayun, maraming salamat sa inyo. Meron pa ba kayong gustong sabihin? Ako maiksi lang, sana tangkilikin natin ang mga podcast na sariling atin. Mga podcast na nagtatampok ng pagbasa, pagsusuri at pagkukuro-kuro sa inyong kwentuhan ng podcast contents, lalo na yung mga literary podcasts. Masyadong polluted or halos lahat nandun sa vlogging. Sa dami ng content, kaya nga conscious ang decision natin sa Leap Junction na sa Spotify, Google at Apple tayo mag-focus at dun sa ating anchor. Sana mas maraming maging kaisa sa ating advocacy ang magkaroon ng digital curation or preservation at mas makapagtambok pa ng mga literary content, ng mga akda ng mga Pilipino sa Ingles, Filipino, at iba pang mga lokal na wika, lalo na ngayong may pandemya. Sa huli, alternative option o isa lamang ito sa maraming iniaalok at ang audience pa rin naman at the end of the day ang siyang magpapasya ng kanyang nais na bigyang oras at attention. Bilang pangwakas, ang gusto ko sigurong iwan sa mga nanonood nito ngayon ay na napakalaki ng binubuksang espasyo ng podcast para sa mga creatives. Kasama na rito ang mga gumagawa at tumatangkilik ng panitikan. Siguro hindi ganong kagandang pakinggan, lalo't nasa gitna tayo ngayon ng crisis o pandemya. Pero ito marahil ang tamang panahon para gumawa at makinig tayo sa mga literary podcasts. Dahil isa itong medium na maaring makapagpa-appreciate sa ating muli ng mga tula at kwentong minahal natin dati. Isa rin itong opportunity para makatuklas tayo ng mga bagong akda o kung manunod ka at interested gumawa ng content, maipamahagi mo sa mas nakararami yung naisulat mo, yung mga nagawa mo. Para sa akin, yung podcasting, particularly literary podcasting, ay isang bagong karanasan na sa tingin ko handa na tayo mga Pilipino na yakapin at paunlarin sa tunguhin ng new normal. Muli, maraming salamat sa inyo, Eugene at Wilmore, gayon din sa mga nanonood sa ating panel discussion na sining ng pakikinig ang podcast bilang tahanan ng panitikan. Ngayong araw na tunghayan nating makabuluhan at makabagong anyo ang podcast para sa panitikan. Patuloy sana nating tangkilikin ang panitikan sa anumang anyong tinatahanan nito. So ayun, magandang umaga po. Good morning po. Ayun, magandang umaga po. Maraming salamat po at nakadala kayo ngayong umaga para sa pagtatalakay namin ng sining ng pakikinig ang podcast bilang tahanan ng panitikan. So ako po si Casey Victoria at kasama ko po ngayon si Eugene Soyosa at syempre si Wilmore Kakay. Bukas na po kami para sa mga katanungan. Gusto ko lang din po munang banggitin yung comment ni Ma'am Carmencita Caridad, intellectual discourse and engagement. We need that po. Maraming salamat po, Ma'am Caridad. At ayun, may mga tanong po ba?
Ito po. Eugene, Wilmore, kumusta kayo? Mabuti naman, ito. Good morning. Good morning. So, merong isang tanong dito na I think nasabi niyo na rin, pero baka gusto niyo pang i-elaborate. Difference ng podcast sa broadcasting, particularly sa radio. Siguro na, yun, tulad na nasabi kanina, mas, siguro sa unang tingin, mas mahirap i-produce yung sa radio kasi kakailanganin mo ng, una sa lahat, pero na sa traditional, ng isang estasyon na maraming equipment. No, isa siyang malaking, usually mga nagpo-produce sa radio ay mga kumpanya talaga no, na nabiyasa sa pagpo-produce nito. Samantalang itong podcasting, more of independently produced and independently done, no? Kahit mga isa hanggang tatlong tao siguro tayo, no? Hanggang sa kakaunting tao lang kakailanganin mo, pwede ka nang bumuo ng podcast. At free na rin sa pangkalahatan yung pagdi-distribute nito. Kailangan mo lang ng siguro USB mic or ng cellphone. Pero pinakamahalaga sa lahat, kailangan mo ng konsepto na kung ano yung gusto mong pag-usapan. No? Pero medyo sa tema, hindi rin naman sobrang nagkakalayo kasi marami nagsasabi na parang form of radio show na rin yung podcasting. May mga iba't ibang topics na pinag-uusapan, parang nagkikwentuhan din yung mga hosts paminsan-minsan. At tayo nga, halimbawa, ang napili nating pag-usapan sa podcast natin ay yung panitikan. So, ayun. Wilmore, may gusto ka bang idagdag? Oo. Siguro yun na lang kasi nasabi na nga ni Eugene yung tungkol sa production tsaka yung format. Gusto ko rin bigyan ng pansin, though ang may mga podcast din naman na may sponsors and may ads. Pagdating kasi sa programming sa radio, mahalaga yung ano eh mga yung pagpasok ng advertisers saka ng sponsors para sa mga program kasi kadalasan driven nung mga sponsors na to yung nagiging content yung nagiging hulma ng program kadalasan do may public service pa rin ng mga programs pero sa podcast hindi pa siya ganoon kadami and yun nga, ang nagdi-determine madalas sa podcast ay yung ideya ng mga podcaster. At minsan, halimbawa sa kaso natin sa Lead Junction, yung mga contribution o nakapag-participate mismo yung mga listeners ng ideas nila, ng comments nila, ng inputs nila, and even sa kaso nga natin, kahit pating mga guests, pating mga nagko-contribute nung pwede or kailangan basahin or preferred nilang basahin and even artworks. Ayun. Pero yung tradisyon na pinaghanguan nito ay nagmumula dun sa konsepto natin dahil audio, chiefly audio yung pinag-uusapan natin. Doon humahango sa kung paano tayo nag-broadcast sa radio through audio. Tapos, Casey, may mga tanong ata sa chat box natin. Okay. Ito mula kay Ma'am Christine. Salamat po sa tanong. Ano po ang payo nyo para sa mga gusto maging podcaster? Any tips for the people who want to consider podcasting? Also, any idea how much is the startup for a podcast setup? Parang nabanggit din to ni Eugene. Eugene, baka pwede mo ulit i-explain yung kung ano yung mga ginagamit natin, ganyan. So sa ano, depende rin sa ano eh, sa setup, pero basically pwede ka nang mag-start basta meron ka lang cellphone na may recorder, no? Tapos kailangan mo lang din siguro ng account sa isang, for example, sa Anchor, sa isang streaming platform na nagdi-distribute ng podcasts. Sa equipment, yun, na minimum yung cellphone siguro na may recorder, pero kung gusto mo mag-invest, maganda siguro meron kang mic para maganda yung tunog or speakers at saka camera, syempre, if may kailangan kang interviewin, no? Pero at the minimum, kailangan mo lang ng mobile device para ma-distribute and ma-record yung podcast mo. Tapos siguro payo sa mga gusto mag-start ng podcast, ang pinaka-importante naman siguro ay pumili ng concept or ng topic na talagang gustong pag-usapan. Kung halimbawa tayo, panitikan yung naisip natin based on our common interest na rin bilang mga magkakaibigan nga sa panulat. So naisip natin ito. Lalo ngayong pandemic kung saan
yung mga tao ay mas may oras para sigurong makinig sa mga gantong klaseng content tulad niya ng podcast. Salamat, Eugene. No? Basahin ko na yung next question. Good morning po. Para sa mga aspiring podcasters, ano po ang magandang podcast channel na pakinggan bilang panimula? Wilmore? Actually, sobrang dami naman ng podcast, locally and abroad. Pero siguro, kung dahil panitikan naman yung paksa natin, so doon tayo sa panitikan. Yun nga, yung mga pinapakinggan natin, andyan yung Pakinggan Pilipinas, yung ano pa ba to, yung mga teorya ng pagkahulog ni Edgar Calabia Samar, Chikalit ni Professor Luigian Sanchez, na hindi lang yung mga traditional na panitikan, kundi popular culture, yung nasasama, natatalakay. Yung anong kwento natin, nabanggit na yun sa video kanina, nina Edgar Samar din and Glenn Diaz. Yung number one nga sa Spotify, yung kay Sleeping Pill with Inca ni Inca Magnaye. Magandang mga binabasa doon, pati yung editing. Nandiyan yung Q-Lit ng Cavite Young Writers Association. Active din sila sa pagbibigay ng mga talakayan linggo-linggo ng kanilang mga pinipiling, mga akdang Pilipino, ng mga manunulat na Pilipino. Sa foreign, yun lang din naman yung pinapakinggan ko, yung The Paris Review. Tignan nyo lang sa Apple Podcast at sa Spotify. Automatic na sasuggest na rin doon kung anong pinapakinggan mo. May algorithm na makikita mo kung ano yung mga suggested or recommended pa based nga sa mga pinapakinggan mong podcast. May charts, may podcast charts din kasi, ano, makikita mo yung may top, mga ranking doon. Oo, na nagbabago-bago, yung weekly yata or kahit daily. So ayun. Ito isang mahalagang tanong . Sa isang literary podcast tulad ng Salit Junction, sino ang may hawak ng copyright kung may read aloud ng text? Mula kay Ma'am Kathleen Ponce. Ang may hawak ng copyright? Since Salit Junction, sa context ng practice namin, bibigay ko lang po kung paano kami nagsimula. Kasi bilang mga baguhang manunulat, meron kaming mga kakilala na ng mga manunulat, meron kaming mga binabasang manunulat. Doon kami nagsimula . Yung unang episode namin, Lorenzo ni Sir Chuck Berry Pascual, nag-chat lang kami, then nag-email, nag-request. And then, yun, yung copyright noon, nung mismong akda, sa kanila yun, kasi akda nila yun . Yung audio na ginamit namin ay kahit binasa namin, kahit tinatanong ba yung kung na-perform. So binasa, ang nagbabasa lagi ng mga akda namin, si Eugene. So kapag nabasa na ni Eugene, nag-take na siya ng bagong form from print to audio. Pero yung program ay sa amin, yung podcast ay sa amin. Pero yung akda ay hindi namin kinukuha bilang sa amin. Yun ay dapat naman natili sa author na nagsulat noon. Kasi hiniram lang namin yun for the purpose ng podcast para mas maraming makapakinig kung hindi man makabasa. Actually, sa mga nagbe-message sa amin, wala po kasi kaming Facebook page. Meron lang kaming Instagram. Sa linggo-linggo na nagkakaroon kami ng mga episode sa mga nagbe-message sa amin, ang daming mga nasa probinsya na walang access o hindi nakakabili ng mga kopya. Mas sila yung nakaka-appreciate, yung nakakapakinig sa amin na hindi nila nabasa, wala silang online or print copy, pero napapakinggan nila sa amin. And then, yun, na-appreciate nila at mas lalo nilang gustong mabasa kasi napakinggan nila sa amin. At yun nga, kadalasan din, ilalagdag ko na karamihan din sa mga nakikinig sa amin, nagsasuggest talaga ng mga manunulat o mga particular na akla na gusto nilang basahin at pag-usapan. Kasi may dalawa ding segment yung Lit Junction, yung pagbasa ng mga akda at pagtalakay dito, at yung guesting na may binabasa lang na akda and then kausap namin, hindi lang manunulat, kundi manunulat, mambabasa, magulang, estudyante, anyone interested sa kung ano mang may kinalaman sa panitikan,
particular kami sa panitikan ng Pilipinas at panitikan kontemporanyo. Okay, salamat Wilmore. Another question mula kay Sir Dante. Pwede bang gawing business ang podcasting? At ano ba ang business ethics na dapat sinusunod na papasok sa podcasting bilang isang negosyo? Siguro ito yung monetization, no? Sagutin ko lang din ng maikse kasi ako yung nag-upload ng ano natin. So, tayo gumagamit tayo ng Anchor, parang isang third party na website kung saan siya yung nagpapasa ng RSS link sa Spotify. So, from Anchor, pwede natin siyang, may choice tayo kung gusto natin siyang i-monetize na parang sa YouTube na kung nagbe-based ata sila sa dami ng nakikinig. Pero sa ngayon kasi, di ba, hindi pa natin, parang wala naman sa ating choice na i-monetize siya. Kasi gusto natin siya as free lang na mapakinggan. At since may copyright nga tayong hinahawakan, mga author, so I think hindi rin tayo allowed na mag-monetize nung ginagamit nating akda unless meron tayong usapan with the author, parang ganyan, and the publisher. So medyo mahabang proseso yun. Wilmore or Eugene, baka may gusto kong idagdag. Sige, ako muna. Since ako nga yung nagko-coordinate sa ating authors, kami kasi weekly podcast, and since may trabaho kami, mayroon kaming day job, weekends lang talaga namin siya nagagawa. Weekends kami nagre-record. Never pa kaming dumiretso sa publisher, honestly, para magtanong or magpaalam. Ang ginagawa namin, since ang publisher naman, if I'm not mistaken, sila yung may publishing right. Na usually, so traditionally, nung print, nung pag-print at pag-distribute nito. So ang naisip naming paraan para mabilis na nakakakuha ng akda na gusto naming basahin is dumiretso sa author. So mula sa mga author, nagpapaalam kaming basahin yung akda or pag-usapan kasi ayaw naman namin, baka ayaw ng author na basahin siya. Ayaw niyang pag-usapan yung akda niya sa isang public platform. So dahil meron kaming formal request at ina-acknowledge at binibigyan kami ng author ng authorization na gamitin, mag-take ng from print to an audio form, nakakapagsimula kami. Dun sa tanong ni Sir Dante regarding sa yung business side or yung monetization, yun nga, nasabi na ni Casey na maraming paraan para maging magkaroon siya ng kita. So yung sa ads, yung Anchor mismo, isang ginagamit naming platform, meron siyang mga options na doon na mismo pipili ka kung paano ka mag-monetize. Nakadepende pa rin yung syempre sa dami ng nakikinig. Yan yung minamonitor namin linggo-linggo eh. Ilan ba yung nakikinig sa'yo? Kasi Anchor ang nagdi-distribute ng content mo sa iba't ibang streaming platforms gaya ng Spotify, Apple, Google Podcast at napakarami pang iba. Anchor din yung nagko-consolidate ng statistics ng listenership mo, kung may ganun mang term. And then, mula doon, magkakaroon ka na ng particular na baseline data para sa makikita mo yung profile. Kasi kahit yung mga profile or background ng mga nakikinig sa'yo. So, from ads to ano pa bang pwedeng gawin? Marami, through sponsorships. Pwede din yung magamit. Pero sa amin, hindi sa context ng Lit Junction, hindi kami nag-monetize. Wala kami sa YouTube. Nandun lang sa Google app, Apple, tsaka sa Spotify na galing sa Anchor. Kasi una, hindi naman, anong nanghihiram kami sa author, wala naman kaming usapan tungkol sa monetization. Wala rin kaming binigay sa mga author na form ng, halimbawa, kung print yan, meron kang royalty or honorarium or kung ano man. Wala kasi kaming ganong binibigay sa author. Libre sa aming ipinahihiram, libre naming nagagamit, at libre din naming naibibigay. Siguro, yan kasi yung tanong eh, yung parang yung business ethics. So kung hindi siya napag-usapan sa simula, at wala naman, hindi naman siya nakaspecify sa ginagamit namin, I think hindi namin yun pwedeng i-venture bilang isang business enterprise. Pero kung malinaw sa simula na ito yung mga magiging aspect niyan, business aspects, meron tayong mga marketing plans and all,
pwede naman. I think pwede yun. Basta napag-usapan nung, sabi nga ni Casey yun, nung podcast host, nung writer, and syempre may involved na dun yung, may involvement na dun yung mga publishers. Eugene? Meron pa, Eugene? May delay ba? Wala na. Okay. So, ito medyo kadugtong din nung kanina, no? Yung meron bang copyright issues na ma-encounter sa podcasting in general? Eugene, ako ba? Kung na lang siguro muna, Will. Sige. Meron talaga. So far sa Lit Junction, wala naman kaming na-receive na copyright issue or complaint. Kasi nga, yung author mismo, hindi kami nagbabasa ng hindi published. Lahat ng binasa naming akda ay mga akdang previously published. At hindi rin kami nagbabasa ng akda ng hindi kami binigyan ng authorization ng writer. At kung in the future may maghahabol na publisher regarding doon, kailangan maupuan at ma-involve yung writer. Kasi siya naman yung pumayag eh. Ang copyright naman ay nasa writer at hindi nasa publisher. Unless may usapan sila or binigay niya fully. Hindi ako sure sa technicalities. Sinorender niya ba yung rights dun sa publisher. Pero so far, writer naman yung may-ari nun. So far, thankful nga yung mga writer na binabasa namin or ginigas namin kasi mas nagkakaroon ng alternative platform, mas nagkakaroon ng reach yung mga manunulat na to sa pamamagitan ng isang platform na relatively bago. Kahit pa paano, since nagsimula kami nung June, kasi nagsimula nga ito nung ECQ, last week ng June nakapag-release kami, consistent yung mga listeners namin na kikip track namin on a weekly basis at nag-grow pati yung followers namin sa Instagram at sa Spotify. At bukod sa mga kakilala namin, meron talagang mga nakikinig. Kasama na doon yung mga mismong mga masugid na mababasa ng mga manunulat na fini-feature namin or kine-guest namin na kapag nalaman nila na ito yung guest namin, nakikinig sila. At tatlo lang po kami sa Lit Junction. I mean, literal, si Eugene at si Casey at ako na ginagawa namin ito linggo-linggo. Ayun po. So, ayun. In general, ito, tanong kay, galing kay Miss Christine. In general, what are the best top 3 podcasts na pwede niyong ma-recommend? Siguro ako muna, no? Ako, pinakikinggan ko din kasi yung Modern Love ng The New York Times. Yun yung mga essays na sinasubmit sa kanila. Tapos binabasa din ng mga kilalang personality. Tapos after that, may interview din kung bakit, kung paano ito naisulat, kung ano yung background. Tapos sunod yung Bigkas Pilipinas kasi parang dito natin unang natuklasan na pwede pala, na may mga nagbabasa pala ng mga aklang Pilipino. At Pakinggan Pilipinas. At Pakinggan Pilipinas, yung sa Spotify, na binabasa yung mga akda nila Ma'am Eliza Victoria. Tapos, pangatlo, syempre, yung teorya ng pagkahulog ni Sir Egay Samar, na tinatalakay niya naman yung proseso niya ng pagsusulat, no, dun sa mga kanyang mga nobela. So, ikaw naman, Eugene. Ako siguro, bago pa yung Lit Junction, ang talagang para sa akin, although foreign to, yung The Paris Review Podcast. Kasi yun para sa akin na maganda kasi ang ganda rin ng mismong production niya. Parang may mga effects din siya, hindi lang siya basta binabasa. So, may mga effects din, tsaka may mga iba't ibang sound engineering na ginagawa. Tapos nag-feature din sila ng kwento, tula, meron din silang interviews. So, ang ganda ng format at ang ganda ng mismo production. Tapos sa Pilipinas, hindi pa rin natin nabanggit kanina. Bago pa rin tayo nag-umpisa rito, nakikinig ako nun sa Linya-Linya Podcast.
na recently meron silang segment na Tula Somebody, na nagbabasa rin sila ng tula. Gines nila si Balakid Kamakailan Lamang. So, brainchild ito ni Ali Sanggalang. Yun, Linya-Linya Podcast, Paris Review, mga teori ng pagkahulog din sa akin. Racer Ega, isa sa mga paborito ko siguro yung tatlo. Si Will, may mga... Alam mo, may mga, marami na rin sabi si Will kanina sa mga paborito niya. Ano, local na lang. Yung Ustinig Podcast, syempre, bago. Pero, ayun nga, maganda. Meron na silang... Cedric Summer din nag-guest nila. And then si Sir Roddy Vera, Play naman. And then, yung Ateneo meron din, yung Arete Podcast. So, yun yata yung org nila. Maganda din doon yung mga pinag-uusapan. Bagong pinapakinggan ko lang. Tsaka, yung sa People for Accountable Governance and Sustainable Action o yung The Pag-asa Podcast ni na Katrina Stewart Santiago. Maganda rin yung mga discussion nila doon. Ayan. Okay. Ito naman, mula kay Sir Jason Taguinas, sa monetization ng podcast, gaano kalaki ang maring kitain para maging sustainable ang programa? Bawi kahit paano yung gastos sa equipment, bayad sa guest kung meron man. So, may mai-recommenda ba kayong podcast na nakabase sa ibang rehiyon na gumamit ng kanilang rehiyonal na wika at tumatalakay ng particular na mga issue o panitikan sa kanilang rehiyon? Wilmore? O, Eugene? Yeah, doon lang muna sa monetization. Alam ko, iba-iba din kasi. Depende syempre sa dami nung nakikinig sa'yo talaga. So, una-una, kailangan sobrang daming nakikinig, kung di ako nagkakamali, para makapag-monetize ka, halimbawa, sa Spotify, di ba, or sa, kung sa YouTube ka nagpa-podcast. Pero syempre, depende naman yung monetization part, kung halimbawa, meron ka talagang specific affiliate agreement, halimbawa, or sponsorship mula sa ibang mga nagsisponsor nung podcast mo or nagsisponsor ng episode mo. So, I think iba-iba talaga. Although tayo, wala talaga tayong personal experience pa sa monetization. Pero I believe iba-iba siya. Depende sa agreement. At syempre sa dami ng nakikinig sa'yo. Sa dami ng nakikinig sa'yo. Doon sa ano, sagutin ko na lang yung meron ba sa ibang rehiyon. Wala akong napangkinggan. Wala akong alam. Pero meron akong alam na nagsabi. So sa Visayas, sabihin ko na parang sa UP Visayas, parang plano nila na magkaroon sila ng podcast na gano'n. Kasi may mga nakikinig din sa atin doon. Now, which is good kasi mas maraming podcast na nagbibigay ng kanya-kanyang disenyo ng programa. Mas maganda. Yung iba mga documentary yung format din sa local. Yun nga, sana magkaroon ng mga regional na aspect. Pero sa Lee Junction, I think kakaisa na tayo. Yung pinag-uusapan kasi namin, parang sa content namin, yung mga genres and then yung mga ganun, special topics. Literatures from the region kasama sa yun, sa tinatangka naming talakayin. Gamit syempre ang mga research person na authority sa literatures from the region. Kasi part siya nung kabuang Philippine literature landscape. Pero yun nga siguro yung ano, opportunity, no, kung makakapag-create pa ng mga podcast na talagang binabasa yung mga kadampang panitikan sa talagang wika, sa bawa sa Bisaya or sa Iligaynon or kung iba-iba pa. Kasi syempre yun ang limitation din natin bilang mga Tagalog and English yan talaga yung aking fluent na wikang kayang basahin at yun, bigkasin. Yun, interesting yun, no, na sana magkaroon ng ibang podcast na gumagamit ng ibang wika like Hiligaynon, Waray, di ba? Kasi napakayaman din ng kanilang literature, eh. So, ayun, punta ko sa next question mula kay Sir Joey Clotario. Considered na po na public performance ang reading of literary text online. So, how should literary podcasters handle po copyright concern? Nasagot na natin to kanina, no? To authors and publisher. Next question na lang. Okay, mula ako naman. Bagdagdag muna ako doon. Ah, okay. Sige. Kasi handling yung sinasabi. So, basic talaga is yung paalam doon sa author and sa publisher kung kaya. Kasi, yun, to avoid future issues or problems.
Halimbawa sa Lake Junction, ang pinaka, siyempre, yung pinaka-ayaw or pinaka-iniiwasan naman natin, meron tayong content na nailabas. Kasi doon nga sa discussion, nakat ba yun? Parang nabanggit naman na doon na it's a form of audio publication or audio publishing. So, kahit wala tayong kinikita directly from what we do through podcast, syempre, meron pa rin stake, meron pa rin interest dito yung writer at yung publisher nung original or yung previously published works na ginagamit natin. Kasi hindi nga, bilang podcast, hindi naman tayo direct na nag-perform, nagbabasa, nag-audio publish ng mga akda na unpublished. So, ang mahalaga talaga doon, ayaw natin na baka ipa-take down or maalis kasi may hindi pumayag si ganito, si ganyan. So, courtesy din yun na magpaalam talaga dun sa publisher. Pero kung kaya natin, yung inaabot ay yung pagpayag ng author, si tingin ko sapat naman na yun kasi at the end of the day, yung creator naman ng mga akda na yun ay yung mismong manunulat. Okay, thank you, Wilmore. Ito naman, muli kay Ma'am Christine din. I also think it's great to start with the available resources that you have home, lalo na sa mga mobile devices. So, thank you daw. Ayun. Ito naman, mula kay Ms. Amy Morales. Good morning, my comment or question. Malaki ang potential ng podcast, specifically local ones, but in my observation, hindi siya gaano na ipopromote o napapublicize, kaya hindi ito masyadong nakakarating sa publiko. Kung hindi mo kilala ang podcasters or kabilang sa kanilang community or circle nila, baka hindi masyadong itong ma-access ng masa. So, ano ang recommendations ninyo as far as publicity or building awareness is concerned? Totoo yun, no? Kasi lalo na, halimbawa, tayo pag sinasabi natin or pag tinatanong tayo, saan ba pwedeng mapakinggan yung podcast? Sabi natin, halimbawa, sa Spotify, no? Or sa Apple Podcast, marami pa rin may hindi alam kung kahit kung ano man kung ano 'yon, no? Pag sinabing Spotify, kailangan pa ba 'yan i-download? Kailangan ko ba mag-subscribe? Kailangan ko bang bilhin? So although siguro sa mga mas bata, medyo common na siya, no? Halimbawa kasi sa pagko-commute or 'yun na talaga yung kumbaga yung main app na ginagamit nila para makinig ng music. So parang essence sa Spotify, pwede ka rin makinig ng podcast. So pwede na rin talaga doon ma-distribute. Pero aminado tayong yun yung medyo limitation pa ngayon, no? Siguro sana, although nakikita natin to bilang opportunity na sa napoproject natin sa future, tingin natin mas marami pang makaka-discover sa podcasts at itong area na ready na rin naman tayo. Halos napakarami na rin mga Pilipino ang meron na talagang smartphone at may yung data ay hindi na rin naman ganun kamahal, no? Readily available na rin ito. At in terms of promotion, ang ginagawa naman natin ay regularly nagpo-promote tayo sa ating mga social media accounts para mas marami tayong ma-reach. Sa Facebook, meron tayong Instagram. So lahat yan ay pinapasok natin para sana maabot ng mga maabot ng ating podcast yung mga iba't ibang listeners. So, ayun. Ayun, dagdag ko lang. Marami kasi yung iba nakalagay sa website. Since kami nga, maliit lang naman kami, wala kaming website. Pero may mga ongoing talks kami for partnership. Isa sa way kasi na pwedeng gamitin, halimbawa, pwedeng cross-posting so or collaboration. Kasi parang vlog din siya eh. So, nagagamit yon to expand the network. Pagdating naman dun sa web hosting, kung wala kaming sariling website, pwede kaming mag-partner sa isang media site na pwedeng maglagay dun sa ma-access mismo sa website or i-share sa kanilang Facebook page na may malaking reach. Meron kaming ongoing sa Lake Junction na proposal for that. Hindi pa lang namin na-finalize as a group. Pero isa yun sa mga paraan na pwede mong makita to popularize. Kasi totoo naman eh, hindi naman lahat nakakaalam kung ano yung Spotify. Hindi naman lahat pwedeng mag-access ng Apple or Google Podcast. Though
itong mga to, pag na-download mo, pwede mo naman ang pakinggan. Na-download mo dun sa app na yun. Pwede mo rin siyang pakinggan offline na. Hindi mo ma-download mismo yung file, pero ma-download mo siya dun sa app. At kung wala kang internet connection, pwede mo pa rin siyang mapakinggan. Sa amin, tinitingnan, parang nasa stage pa rin kami ng pag-explore sa kung paano pa siya mas papalawakin. Hindi kami ready dahil nga tatlo lang kami na, halimbawa, may isang Facebook page na minamanage namin at actively nagpo-post doon. Kaya kami-kami lang nagpo-post sa personal Facebook accounts namin. And of course, yun nga, yung official kasi namin pinaglalagyan ay yung Instagram. Kasi isa sa mga, sa podcast, isa sa mga ini-utilize bukod dun sa audio ay yung visuals. Yung visual yung nag-a-attract sa'yo para yung mga visuals, yung mga art na to, ang mag-a-attract sa'yo para pakinggan, para hikayatin yung mga nakikinig na there's something worth listening to. Ayun. Tama ka dyan, Wilmore, no? At isa din sa mga makikita kong tulay na para makaabot yung podcast katulad nung sa atin, doon sa paraan ng mga nag-guest natin, katulad especially, malaking tulong yung mga guro, sila Teacher Ruby, sila Sir Jonathan Jeronimo, malaki yung reach nung narating nung kanilang mga, nung guesting nila. So, may mga naabot tayong mga estudyante na mula sa ibang region, pati kay Sir Ferdinand Harin, may mga estudyante na nag-message sa atin mula sa Visayas na hindi daw siya kasi talaga, marami siyang gustong basahin na akdang Pinoy, pero hindi siya, wala siyang pagkakataon makabili ng libro dahil syempre, yung wala din naman yung budget para sa lagi para bumili ng libro. So, malaking tulong daw yung podcast, yung Lit Junction, dun sa kanyang, para makakope up siya dun sa mga bagong akdang, magagandang akdang Pinoy. So, isa rin yun, no? Okay, mababasa ulit ako ng tanong mula naman po kay Miss Marita Karina Herardino. Bukod po sa Spotify, may iba pa bang platform kung saan accessible ang local podcast, lalo na po yung hindi masyadong mainstream o popular? Yun nga yung binanggit natin kanina, no? Yung Google Podcast, Apple, meron ding Anchor.fm. Napaka marami na po pwedeng pakinggan. Pero hindi alam ng marami na sa Spotify kasi akala nila ay may bayad yung pakikinig ng mga podcast. Pero kahit hindi ka naka-premium, pwede mo siyang mapakinggan. At kailangan mo lang mag-register at i-download yung app. Pero sa Google Podcast naman, free siya, no? Basta meron ka ng link. Kahit hindi ka na mag-register, mapapakinggan mo siya instantly. May gusto pa kayong idagdag, Eugene Wilmore? Yun kaya nga isa sa tinatampok natin yung Google Podcast. Kasi yung Spotify naman, kailangan may na-download mo yung app para makapakinggan. Mag-install ka muna. Sa Google Podcast, may app din siya. Pero pwedeng diretso, punta ka lang sa podcast.google.com, search mo na doon sa web yung gusto mong podcast, mapapakinggan mo na siya doon. Tapos marami pa na hindi kilala, mas maliliit na podcast na nakukuha din nila yung halimbawa Padtail, mga ganun, maraming mga maliliit pang streaming applications na nilalagay din nila as content yung galing sa Anchor. Again, yung nagdi-distribute kasi ng content, marami rin, hindi lang Anchor, may Stitcher, ang dami pang iba. Yung Anchor kasi yun yung pinili ni Casey kasi yun yung alam niya, yun yung gagamitin niya. At nung tinestran namin, nung una, maganda naman, user-friendly, kasi hindi naman kami professional talaga sa podcasting. Bago kami, nung talagang trinay lang namin. So, nagawa naman namin ng tama kasi si Eugene naman nag-i-edit after namin mag-record. Never pa rin kami nag-record ng face-to-face dahil may pandemic. Nagre-record kami ng nasa kanya-kanyang bahay. So, through internet. Kailangan lang ng stable na internet connection, tahimik na lugar, at nai-edit ng maayos, yun na, na-degenerate namin yung audio at na-upload namin through Anchor. After sa Anchor, i-distribute na siya. Pag nagawa ka ng Anchor account o ng kahit anong nag-distribute sa mga streaming applications, may options dun eh, di ba, Casey? Ipipiliin mo naman eh kung saan mo primarily gustong lumabas o mapakinggan yung mga sobrang dami ng option. Yung mga episode na ginagawa mo. Ayun lang. Ano
na yung questions dito sa chat box at FB. Mula naman kay Teacher B, ano yung mga paksa na wala sa scope ng late injunction? O may mga limitasyon ba kayo sa selection ng akda o paksa? Eugene? Walang will siguro. Sige, ako. Philippine Literature. So hindi kami nagbabasa ng mga literature other than Philippine Literature. So kahit English, kahit Filipino, kahit mula sa mga wikang regional, binabasahin namin o binabasa namin. In fact, dun sa episode ni Ian Harvey Claros, yun sa Waray, binasa namin mismo yung mga akda na galing doon. Nagbasa na rin kami ng English, yung Sitting in the Moonlight ni Dr. Elmer Ordonez. And then, karamihan, Filipino. Wala, kung limitasyon, sa ngayon, wala pa kami nabasang dula. So, may nabasa na kaming tula. Hindi kami nagbabasa ng mga foreign nga. Hindi rin kami nagbabasa ng nung mga classics, mga contemporaneo or bagong manunulat yung binabasa namin. At hindi pa kami nagbasa ng author na patay na. Kasi nga, hindi, yung ano namin ngayon eh, magpapaalam kami parang within 2 weeks or within a month, doon kami nagpapaalam. So, yung usually yung mga kakilala namin or kakilala ng kakilala namin, doon kami nagsimula. Ito kasi yung, sa ngayon, natatlo lang kami, ito yung mga alam namin. Kasi kami yan eh, mula discussion, mula editing, mula pagpili, kami-kami yun. So, yung mga kadalasan mga nabasa na namin or madali namin mabasa at maintindihan. At syempre, yung mga author sa tingin namin ay papayag na mabasa sila. Yung mga limitasyon namin. Pwede ba kaming mag-expand or magbago in the future? Hindi pa namin alam kasi sa ngayon 20 episodes pa lang kami since June. Kasi nga, tuwing linggo kami. So, sa ngayon, yun yung limitasyon o yung mga hindi namin nagagawa. Pero, pwede namang mabago yun. Depende sa magiging design or takbo ng programa. Actually, medyo nagkakaroon kami ng mga adjustments sa program, sa flow, audience-driven yung lead junction. Meron kaming malaking pagpapahalaga dun sa feedback lagi ng mga audience, kakilala man namin o hindi. Honestly, nagsasabi sa amin, ano yung boring na part, alin yung masyadong mahaba, masyadong matagal. Kasama sa limitation, as much as possible, 1 hour lang kami. Maximum yun, ayaw namin lumagpas ng 1 hour. Pinakamatagal namin, 1 hour and 4 minutes siguro. Depende kasi yun sa mga binabasang akda. So hindi kami nagbabasa ng mga sobrang hahaba talaga. At yun nga, nasabi ko na kanina, hindi rin kami nagbabasa ng unpublished kasi gusto namin, yung babasahin namin, publish para mula sa amin, magbasa pa rin yung mga tao, mga nakikinig. Kasi hindi naman namin sinasabing makinig na lang kayo, wag na kayong magbasa. Para sa akin, pagbabasa pa rin dapat. Pinopopularize yung mga literary content sa pamamagitan ng podcast, pero hindi kailangan palitan kung ano yung kinagawian o kinasanayan natin pagdating sa pagbasa. At least yung perspective ko bilang isang guro na nagpa-podcast. Eugene? Tama yan. Yan, nabanggit na rin pala ni Will. Yung in terms of production naman, yun nga hanggang isang oras lang yung ating hanggat maaari kasi ayaw natin sobrang tumagal at hindi pa tayo nakapagbasa rin ng yung mga sobrang hahaba, no? Yung mga dula, alimbawa. Pero sa ngayon, in terms of production din, dati wala tayong mga pa-sound effects. Ngayon, naglalagay na rin natin, tayo ng mga iba't ibang mga, para kumbaga mga ear candy, no? Kasi tinatry din natin i-improve yung ating audio habang tumatagal yung podcast. Tapos in terms of sa paksa at sa mga yung sinasabi ni Will, hindi pa tayo nagbabasa ng classics kasi nga sa ngayon dun pa lang sa mga kontemporaryong akda napakarami na at hindi na nga natin alam kung sinong pipiliin sa dami ng pwedeng basahin, no, sa dami ng mga manunulat na pwedeng i-feature. Hindi na rin magkanda o gaga sa pagpili. So ayun, so sa current setup marami pa rin nga tayong hindi na natatap, no? So hindi natin naman talaga sobra nakikita as very limiting, kumbaga
marami pa rin talagang opportunities na pwedeng explore. Ayun. Mula naman, ito naman mula kay Sir Ian Harvey Carlos. Ano ang mga dapat abangan namin sa Lit Junction? Mas marami pa sigurong mga akdang ano, mas daring. Daring ba talaga? Hindi naman. Siguro, mas matapang na rin tayo ngayon in terms of pagpili sa mga binabasa natin. Tulad ng sabi ni Will, sinubukan nating magbasa ngayon ng akdang nasa Ingles, no, kay Dr. Elmer Ordonez, bago yon na historical fiction naman yung ating binasa, no, Sitting in the Moonlight. Tapos, ano pa ba? Mas marami pa sigurong gusto nating makipag-tie up din ngayon sa mga iba pang mga organisasyon at institusyon. Siguro, I think, nandun tayo sa level na pwede na tayong makipag-collaborate din na mag-explore ng mga partnership opportunities with other podcasts or other writers. Ito yung mga pwede nating gawin sa hinaharap. Ano pa ba, Will? Yung nabanggit na rin naman natin last time nung nag-guest tayo sa Ustinig, yung sa guesting series natin, ang plano kasi natin, ang pag-usapan na natin to, yung pag-guest sa mismo mga art and literary organizations. Ibig sabihin, itatampok natin, natampok na kasi natin yung mga manunulat na nakapagtampok na tayo ng guro, ng mambabasa. Magtampok pa tayo ng mga organisasyon, ng mga estudyante, ng mga pangkaraniwang mambabasa. Kasi hindi pa natin nabubuo yung design ng Lit Junction. Hindi lang siya para sa writer, para siya sa reader, para siya sa isang magulang na nagbabasa, para siya sa isang bata na gustong magbasa. Yun nga, at hindi tayo academic yung discussion natin. Talagang ang approach natin ay kwentuhan, usapan, guesting man yan or reading. Kasi yun din naman yung dalawa nating parang segment. May nagbabasa, may nag-guest. Sana may tampok din natin yung mga literary organizations sa bansa, art organizations na lahat ito nakakapag-contribute sa growth ng panitikan natin. So kasama yun, Sir Ian, sa mga dapat nating abangan sa Lit Junction by January. Kasi yun din, advance din kami mag-program. Nabanggit na namin to sa episode namin or sa ilang guesting namin na kung ano yung national celebration sinusundan natin. Like ngayon, National Children's Month and Reading Month ata yung November. So yun, kasama yun. Or sa December, Pasko, nung special Halloween episode natin, November 1, Sunday kasi tayo eh. So nung November 1, Sunday, Dormitory Ana na horror story ni Mayet Bayuga na binasa natin. So yun yung mga patuloy lang sa mga dapat abangan. At lagi nga namin sinasabi ni Eugene at ni Casey, I mean sa Lit Junction, dahil nakikita namin na may nakikinig, nagpa-podcast kami. Kung wala nang nakikinig, hindi na kami makapag-podcast. At dahil nga meron namang nakikinig, nagpapatuloy yung aming programa. Tama, Henry Moore. Ito, maganda rin tong tanong ni Sir Joey, isang follow-up question. Ano po pala ang basis sa pagpili ng featured text or work? May sinusunod po bang prinsipyo or parang criteria po kung sinong i-feature or bibigyan ng focus na akda? Sagutin ko lang din muna, no? Parang, di ba, tayong tatlo nag-meeting kung ano yung, yun nga, yung mga celebration para sa buwan na to. Pero isa sa mga lagi nating gustong sana mabigyan ng focus ay yung mga babaeng manunulat na hindi masyadong nakikilala sa labas ng mga nakakaalam. Siyempre, hindi naman lahat ng nakikinig sa atin ay into literary lahat eh. Yung iba parang nag-discover lang nila mula sa mga kaibigan, ganyan. So, parang sasabi natin na magandang mag-feature ng mga babaeng manunulat dahil mas marami kasi yung spotlight lagi doon sa mga mas maraming kilalang lalaking manunulat. So, ayun, dagdagan nyo na lang, Eugene Wilmore. Tsaka yun nga, yung nasabi rin ni Will, sinusubukan din nating isabay yung pagpili ng mga akda rin sa mga nangyayarin. Halimbawa, event sa kasalukuyan. So, nung first episode natin, na Pride Month nun, no? So, pumili tayo ng akdang na babagay sa panahong yun. Yun nga, nagkaroon ng National Teachers
day, tama ba? Kumuha tayo ng guest na guro at pinag-usapan natin ang tungkol sa pagtuturo. Nitong November 1, nagbasa tayo ng horror story. So, ayun na. Yun yung mga kinoconsider na natin. Wilmore? Ayun, syempre yung genre. Yun nga, as much as possible, gusto kasi natin makover yung maikling kwento, tula, sanaysay. So, kasama yun sa consideration. And para sa akin, wala namang specific babae, lalaki, LGBTQ. Basta, yun nga, yung sa pagdiriwang, yung sa genre, at pumayag or na-request. Kasi yung iba naman dito, actually, meron ba? Oo, meron talaga kami hindi naman namin kakilala. Sinubukan lang namin. Hindi namin personal nakakilala. In-email lang namin, chinet lang namin, at pumayag naman. So, wala. Parang, may yung tanong kasi pwede rin, meron ba tayong hindi babasahin na manunulat? Wala naman siguro kasi ang layunin nga natin ay magtampo ng mga manunulat, kilala o hindi, basta naangkop sa panahon at sa genre na kailangang gamitin o pag-usapan. Siguro yun lang yun. At sana nga yun, makapagtampok tayo ng dula kasi wala pa tayong dula sa kasalukuyan. Okay. So may isang tanong dito, no? Maaari po bang gamitin ang webinar na ito bilang reference sa isang sanaysay na kahit walang written permission sa inyo bilang webinar host or creator? Maaari din po bang humingi ng certification sa copy? NBDB na yung sagot niya. Okay. So, may tanong din po dito sa ating Facebook. Paano sa tingin nyo makakatulong ang NBDB at BDAP to make the initiative sustainable at mas makilala pa ng public? Sa NBDB na yun. Okay. So, may mga tanong pa po ba? Casey, sagutin ko lang yung tanong kanina. Okay, sir. Tungkol sa paggamit ng webinar na ito bilang reference. Oo, hinikayat namin yung mga mamabasa o manunulat na gawing reference itong webinar na ito. I-upload din namin ito sa Facebook, so free access po siya. Pangalawa naman ay certification, nag-attend ng webinar. Yung current policy ng NBDB ay hindi po kami nagbibigay ng certificate para dito sa seminar na ito. Ang binibigyan lang po namin ng certificate ay yung para sa mga workshops, yung may mga output po talaga na hinihingi sa mga attendees para kung substantial po yung naging participation, then nagbibigay po kami ng certificate. Pero for this seminars po, hindi po. And then, yun po. At kasi na-raise yung popularity, yung popularization ng podcast, no? Kaya tinatanong din namin, sinasayangkron yung tanong nung sa Facebook, kung ano pa yung pwede naming maitulong bilang gobyerno, hindi lang NBDB, kundi ng NCCA, KWF, at iba pang cultural na agencies. So, yan po. Kung meron kayong proposal, then sabi na lang po kayo sa NBDB or sa iba pang cultural agencies. Yan po. Ayun, maraming salamat. Thank you po. Sir Jason. Kung wala na pong tanong, siguro hanggang dito na lang po muna. So, maraming salamat po sa mga dumalo at sa mga nakikinig sa Zoom, sa Facebook Live. Maraming salamat po. At isa po itong bagong karanasan para sa aming tatlo, kay Eugene, kay Wilmore, at sa akin, sa Lip Junction. Maraming salamat po sa NBDB sa pagbibigay ng espasyo para dito po. Sana po nakapagbigay kami ng mas malawak pa na kaalaman tungkol sa podcasting, at kung may gusto man kayong idagdag pa dun sa mga nanonood po, kung may gusto po kayong isuggest sa amin, open na open po kami dyan. At yun lang po, maraming salamat, at salamat po sinamahan nyo kami dito sa Sining ng Pakikinig, syempre bilang
tahanan ng panitikan. Maraming salamat po. Salamat sa mga nakinig. Salamat, NBDB. Ayan, maraming salamat po. Thank you po para sa magandang discussion po natin ngayong umaga. Thank you sa ating speakers and moderator, Sir Eugene Soyosa, Sir Wilmar Pakay III, and Ms. Casey Victoria. So thank you, speakers and moderator, for sharing your knowledge and expertise on this today's conversation entitled Sining ng Pakikinig, ang podcast bilang tahanan ng panitikan. So we would also like to thank everyone who watched today's conversation. Please do not forget to answer our evaluation form. So nasa Zoom chat na rin po yung aming link. Or kung hindi nyo po makuha is mag-i-email din po kami ng aming link. So we have more exciting and informative online discussions lined up this November. So please make sure not to miss those. For more information and updates about NBDB's program, please visit our website, booksphilippines.gov.ph, and our social media accounts, nbdb.pil on Facebook and Books Philippines on YouTube, nbdb_phil on Twitter and Instagram. So bago po tayo mag-exit sa ating meeting room, pwede po bang pa-on ng mga cameras? Para sa class picture lang po. So ayan, tawagin ko lang po si Sir Elmer. Page 1 po muna tayo. Sir Elmer Cuenca, Sir Paul Gavazan, Miss Marita Carina, Sir Ralph, ayan. Miss Kathleen, saka Archilia Leiko. Ayan, sige. Sir Henrik po, pa-open po ng ating camera. Miss Josa and Miss Yolanda. Okay po. Saan na sila? Okay po, parang wala po yung iba. Pa-open po ng ating mga video or cameras. Ayan, sige po. Magki-click na po yung ating host. Smile po. 1, 2, 3. Ayan. Okay po, next page po ako. So next page po si Miss Sheena. Tapos Slave Mark. And Sir Francis. Sir Glenn. Sige po. Open na lang po. Okay po. Ayan, parang wala yung iba. Pero sige. Pa-click na lang. 1, 2, 3, smile. Okay po. So, dyan po nagtatapos ang ating unang literary conversation. So, marami pong salamat sa lahat ng dumalo. Bye! Salamat po. Thank you po. Thank you, everyone.